Padre Mingsun here. So today's episode, yun, tutulong tayo sa isang subscriber natin dito sa Malabon or Novota siyata siya. Yun, meron siyang problema kasi gusto niya maglinis ng engine sprocket or ng kadena niya or ng sprocket set niya sa Raider pang 50 carb niya. Naka-carb siya, hindi siya naka-FI. So nagkakaroon siya ng problema kasi wala siyang tools. So nag-PM siya sa akin since lagi ko naman siya nakikita rito and medyo tropa-tropa na rin talaga. Ang pangalan niya si Mick Del Ausa. So yun, kapunta siya dito today. In-invite ko na siya dito sa bahay para dito na lang kami gumawa na motor niya. Tapos yun, ibabalagag natin. So yun mga Dre, yung shoutout sa later part of the video. So try natin siya mag-shoutout para naman may pakinabang siya. Medyo ako lang. So yun, so hindi ko na papayin to. Hintayin ko na lang muna si Mick Del para magpapaalam doon muna siya sa asawa niya. Tinanong ko kung ilan yung asawa niya eh. Hindi sumasagot. Tayo mga Andre. One day later. After so many years na paghihintay, wala pa din yung si Mick Del hanggang ngayon. Ewan ko kung nangyari doon, bumaon pa yata. Pero hintayin natin. Siguro sabi naman niya, on the way na siya. So hintayin na natin ng konti. So nandito na daw si Mick Del mga Andre. Labasin ko lang sa labas, tapos tignan natin kung ano mangyari. So silipin natin siya kung nandito pa siya. Lalaban. Kahit ako na si Mick Del. So ito na mga Andre, yung subscriber na natin makulit. Ano? Ano na? Let's rock. Oh, mga Dre, ito yung motor ni Mick Del Ausa. Nagawa namin ngayon, maingay kasi yung kadena niya dahil maaaring upod na yung ipin ng rear sprocket at ng engine sprocket. So, kaya maluwag na yung kadena. Dahil sa hindi siya nalulubricate madalas, pero natutuyuan siya lagi na kadena. So, magawin namin, tatry mo na namin i-adjust ito adjuster sa tamang adjuster. Papantay namin yung adjustment dito at saka dun sa kabila. Tapos titignan namin kung mawawala yung ingay ng kadena niya. Tatanggalin natin ng konti. Konti lang naman. Ayan. So, yung problema niya, yung maingay dito sa engine sprocket. So, sinubukan namin i-adjust yung adjuster sa tamang adjustment. Tapos, ayun, maingay pa rin siya. Yung kadena niya nasa tamang luwag naman na. Hindi siya ganun kasikip, hindi siya ganun kaluwag.
pero maingay pa rin. Tapos isa pang problema niya yung langit-ngit dito sa brake pad niya. Ayun, sinubukan ko kong luwagan yung brake pad nang hindi nakalapat sa disk yung brake pad niya. Kaso, yun, nawala yung tunog. Ngayon kapag binalik mo na yung brake pad nung medyo nakadikit dun sa disk, andun yung ingay. So, yung langit-ngit sa brake pad, tingin ko normal lang naman yan eh. Kasi syempre yung brake pad dumidikit sa disk mismo, tapos nauupod yung brake pad. So, wala na siya dun sa tamang size niya dati. So, kung magkaroon kayo ng gantong problema, basta may free wheel naman yung gulong, na namang kaso yun. So, ngayon, lilinisin namin yung kadena, tsaka yung engine sprocket, tsaka yung rear sprocket, para malaman namin kung tatanggal namin yung lagitik dito. Sa dito yung nanggagaling tunog talaga eh. Wala sa likod eh. So, babaklasin natin yung kadena. Lilinisin natin yung sprocket. Napapalaban yung idol natin. Tigas! Birdie na birdie! Sa mga kapwa ko subscriber dyan, harap ng giveaway ko, no? Tapan ako eh! Minsan walang gawin to, pero yan, basta may free time, pwede naman. Kain tulong din kasi wala tayong knowledge about sa mga ganitong baklas-baklas eh. Para if ever na ikaw na yung gagawa, alam mo na. Tama, tama. Kasi mahirap yung magpapagawa sa mekaniko tapos iiwan mo yung motor mo. Pagbalik mo, gawa na. Eh, hindi mo naman nalaman kung paano ginawa. Yan, katulad niya, puro kalawang. Ayun, nilinisin natin to. Sa mga katulad kong gamit lang ng gamit ng motor, yan. Tatakbo na ako sa Metro Oil eh. Bibili na akong kerosene. Oh, pagbrush ka muna. Puputi. Legit. Puputi talaga. Itim yung kadena mo eh, wala akong namit pumuti. Eh, sa'yo, chrome yun, di ba? Chrome yun, di ba sa'yo? Hindi, maka lang din yan. Iba, itong nililis mo, sobrang puti. Ano ba, kadena ko? Oo, diba? Nung nililis mo? Ano siya? Diba nung yung content mo na naglinis ka talaga, ang kadena talaga na ano? Pati hindi siya, gold-plated. Ah, gold-plated. Gold-plated yung kadena ko. Wala namang chrome yan eh. Saka hindi pwede chrome sa kadena. Matapos tutuklap. Andre, nagtututok. Tatay ko, pa, kasama kayo idol mo. Solid din yun, Dre. Number one subscriber din yun. Sup, tatay? Sup, sup. Kaya mga Dre, malinis na yung engine part nga. Susunod na lang yung engine sprocket na napakadumi. Tsaka yung kadena niyang nanggigitata sa langis. So, tapos susunod yung rear sprocket. Yun ang mga linilinisin natin. Bali, si McDell, pinabili ko muna ng Joy dahil nabuson tayo ng dishwashing liquid. Kaya, yun. Habang wala siya, linilinisin ko rin yung ibang parts. Bilis nga lang nun. Kailan lang yun? Wala pong isang taon yun. Talagang si iba na. Ay, naku naman. Si Bahala Alawi. Si Hatot Mena. Si Bahala Alawi.
Hindi ba na-allow dito? O yun mga Dre, subscriber natin. Medyo pinahirapan tayo ni Dre. Nanayimik ko dito, nang i-store pa bigla. So ayun, tapos na siya linisin. Gaso naman natin. So mga Dre, swerte itong tropa natin ngayon. Kasi kung ito yung naglilinis ako ng tabi na, sa kanang prabe. Laging walang tubig. Ayun, nagkaroon ng tubig. Medyo swerte siya. Ulitin na natin to mga Dre, nitan lang. Malay mo, hindi na masundan. Kasunod na ito, red doors na. Puno mo yun, foot flush. So yun, mag-wash na kami. May sabon. Enjoy na dishwashing. Tapos, sponge. Yung finishing touch dun sa paglinis. Ito, nasayara ng kadena. Kasi hindi malilinisin to, parang hindi ka rin naglinis ang kadena. Kasi dito, kumapalo yung kadena mo. So, make sure na paglinisin yung kadena, at dilinisin yung rin. Hindi ilalim, syempre. Saan mo nagawin yung mga doon sa ano, yung sa may silo, yung shortcut dun sa loob. Yanga. Yanga ba yun? Kapag parang tuloy na may silo, kalan. Yun. Kasing nalasing talaga. N-max yun mo talaga, di ba? Oo, N-max. Kasing nalasing talaga siya eh. Nakakita ko siya tulog na talaga. No, tinatanong-tanong ko siya dun sa mga nakatira doon. Hindi na talaga. Sa akin nung ako, taga-balenswela daw siya. Inalipong nga sa kanila. Oo! Sa inlook eh. Saka ano, ayaw magpatrip ng motor. Kala siguro na nakawi niya motor niya. Ayaw niya patrip sa'yo una. Pero siya rin ko talaga nag-drive. Nung tango lang. Nasa makauwi ko. Ako na yung mas masana siguro yun, nakapotrip. 3:30 ng hapon, tulog na. Dadagdag ko siya doon, magpa-5:30. Sabi ng mga taga, 3:30 pa lang. 3:30 pa lang, nandun na. Hindi na ako yung motor niya, no? Ayan nga eh. Nakabukas pa yung ano na, makina na, ha? No. Nakabukas yung makina ng N-Max na, nung tulog siya. Mahaba-habang edit to, Dre. Talent si Dre. Andre, sobrang gifted tayo ngayong araw na ito. Sa mga kapwa ko, subscriber dyan. Pasensya na kayo ha. Lalayo nyo. So ito mga Andre. Nalinis namin yung engine part niya. Tapos, yung rear sprocket niya nalinis din. Kadena, tsaka yung ibang parts, tornilyo, yung lock. Nalinis din namin. Yung kadena niya, yun. Bago pa siya linisin, talagang may kalawang na. So, hindi natanggal ng kerosene yung kalawang. Dahil dapat dito ay steel brush. So, yun. Ibabalik na namin to. Tapos, tetestingin namin kung mag-iingay pa rin yung kadena dun sa engine sprocket. So, since October daw, ngayon lang daw ito nilinis. Hindi ka tulad ni Separ, mga Dre, lagi malinis. Hindi naman. Lagi din madumi. Nilinis ko ng kagad. Ang mga Dre, nawala yung lagitik niya doon. Hindi naman actually nawala. Nabukasan naman yung ingay. So titignan natin kapag ka nilagyan natin ng lubricant yung kadena, tuloy lang siya mawawala. So para hindi tayo magdumi, lagyan natin ito.
yun mga dre, gamit yan chain lube sa Mototech. Ganito lang yung bibili nyo. Recommended ni Idol Music. Talaga nag-plug ka pa eh, no? Shoutout sa'yo, Mototech. Baka naman. Oo nga, shoutout sa'yo, Mototech. Na chain lube. Baka naman, kahit isang taong ano lang. So, shoutout nga pala doon kay Mototech at saka kay... Sino yun? Sino yung shoutout natin? Shoutout sa tatay ko, Montelio Ausa. Tsaka si Mototech, sino pa? Si Handyman. Si Handyman. Tsaka Meralco. Meralco. Walang yung kuryente. Mga tropa ko, shoutout sa inyo, STV. Tsaka Champaka Boys. So yun mga dre. Yun, we successfully fixed Trader 150 Carb na one of our subscriber, si Mick De La Osa. Yun. Yung talaga, ang pinaka-main issue niya is yung kadena. Ingay. So, konting lubricate lang. Andun pa rin naman yung ingay, kaya lang, tabingin na kasi yung engine sprocket, yung mga ngipin. Medyo tabay ngayon na. Kaya yung kadena mismo, hindi na lumalapat ang gusto. Kaya nagoko siya ng ingay. Tapos, yung brake light switch niya, kakagaling lang sa kasa yung motor niya, pero wala siyang brake light sa rear kapag tinatapakan mo yung brake lever mo. So ngayon meron na siya. Yun yung inayos natin ngayon. Konting adjustment lang. Madali lang naman i-adjust yun. Mahirap lang tanggalin yung lock. Pero yun, carry bills yun kapag may mga tools ka naman. So yung shoutout sa next video na lang siguro. Hindi ko na na-prepare mga dry, sorry. Pero promise, sa next video, meron yan. Abangan nyo na lang yung next video natin, yung jojowain natin, tsaka yung aahasin challenge. Yan, gagawin na natin yan. Jojowain, totropain. Hindi, ano nga eh, jojowain, jojowain o aahasin. Yun na yung mga dre. So, yun na lang. Hanggang dito na lang mga dre. Pagod na rin naman ako. Sana, ano, yun. Enlighten ko kayo kasi yun, hindi lang, pagka may free time talaga, pwede naman akong mag-ayos na motor. Hindi lang motor ko, o kaya yung motor ng mga tropa natin, subscribers yan, katulad yan si Mikdel. Si Mikdel, hindi ko siya personal friend, hindi ko siya personal tropa. Ayan, nag-PM lang sa akin, since deep na naman ako kanina, tsaka taga dito lang naman din siya. So, in-ice key motor niya, walang hassle. So, yun. Medyo pinaghintay niya ako kanina kasi ang tagal niyang dumating. Parang bumaon pa yata ito paalam bago magpunta. Paalam ako sa asawa ko. Paalam ka ba o bumaon ka? Shoutout sa asawa ko. Yan. Love you. Sayo mga dre. Nandito na lang. Hindi ko na pababakain. So until my next vlog. Ciao.